Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Halina't sabay nating tuklasin ang mga bagong karunungan upang mapayaman ang ating kaalaman. Ako ang inyong guro, Teacher Jean, gagabay sa inyong pagkatuto. Sa isang masiyasat na araw ng pangkalusugan, pag-aaralan natin kung paano na ipapasa o naisasalin ang mga nakahawang sakit mula sa isang tao o hayop papunta sa ibang tao. Ihanda ang inyong module, lapis o ballpen, at malinis na papel. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Mga bata, sabayan ninyo basahin ang bawat pahayag na makikita sa inyong telebisyon. Piliin ang check kung tama ang pahayag at X kung mali. Isulat ang inyong sagot pagkatapos ng tunog na ito. Unang pahayag, ugaliin ang magpabakuna. Ano ang inyong sagot? Check. Magaling! Pangalawang pahayag, umiwas sa taong may sipon o ubo. Ano ang inyong sagot? Check. Tumpak. Pangatlong pahayag, hintaying lumubha ang sintomas bago kumonsulta sa doktor. Ano ang inyong sagot? X. Pang-apat na pahayag, ugaliin ang palagiang paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. Ano ang inyong sagot? Check. Mahusay! Tama ang inyong naging sagot. Panglimang pahayag, gumamit ng guwantes ang mga dentista upang makaiwas sa sakit mula sa kanilang pasyente. Ano ang inyong sagot? Check! Magaling mga bata! Ako ay labis na nasisiyahan sa inyong mga naging tugon at ipinamalas na kagalingan. Sa pagtalakay natin tungkol sa kung paano na ipapasa o naisasalin ang mga nakahawang sakit mula sa isang tao patungo sa ibang tao, ay layunin nating makatulong ito upang higit na pahalagahan at isagawa ang mga gawaing pangkalusugan laban sa mga sakit. Ang pagkalat ng impeksyon ay maaaring tuwiran o direct at di tuwiran o indirect. Ano nga ba ang tuwirang pagpapasa o direct transmission? Naipapasa ang nakahawang sakit sa pisikal na pakikipag-ugnayan mula sa isang nahawaan or person infected sa isang madaling kapitan o susceptible host sa pamamagitan ng dugo o likido sa katawan ng laway, ihi at dumi. Mga halimbawa ng sakit na tuwirang pagpapasa o direct at paano ito nakukuha. Una, pediculosis. Ito ang pagkakaroon ng kuto sa ulo na isang uri ng parasite na ikinakabit ang kanyang sarili sa anit at sinisipsip ang dugo ng tao. Naisasalin ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga kontaminadong gamit ng taong may kuto tulad ng suklay, damit at iba pa. Pangalawa,
buni. Ito ay isang uri ng fungal infection sa balat at ang sanhi nito ay human dermatophytes o ringworm na nakahahawa kapag nakadikit sa balat ng isang tao. Pangatlo, alipunga. Ito ay isang ring fungal infection na dulot ng trichophyton, isa ring uri ng dermatophyte, na kadalasang naninirahan sa maruming sahig at damit. Maaari rin itong makuha kapag nakadikit sa balat ng isang taong mayroon nito. Pang-apat, sakit sa balat. Ito ay sanhi ng mga bakterya o fungi na maipapasa kapag napadikit sa balat ng taong mayroon nito. Pang-lima, conjunctivitis or sore eyes. Naipapasa ito kapag kinamot ang mga mata pagkatapos mahawakan ng kamay ang isang bagay, gaya ng towel o salamin sa mata, na ginagamit ng taong may sore eyes. Pang-anim, COVID-19. Ito ay napapasa ng tao sa tao sa pamamagitan ng pagsagap ng mga maliliit na talsik ng laway mula sa pagsasalita, pagbahing o pag-ubo ng isang taong may COVID-19. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga taong may malapitang pakikisalamuha sa may sakit tulad ng mga kapamilya o health workers. Ano naman ang dituwirang pagpapasa o indirect transmission? Naipapasa ang nakahawang sakit sa pamamagitan ng ugnayan ng isang organismo o host na nagkukontamina ng mga bagay o sa mga hayop, vector, na nagdadala ng parasito tulad ng mga lamok, langaw, daga, aso, at iba pa. May dalawang uri ng dituwirang pagpapasa o indirect transmission. Ito ay ang airborne at vector-borne. Mga halimbawa ng airborne. Una, ubo at sipon. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagpasok ng virus sa paraang pagdanghap, pag-ubo, pagbahing o direktang kontak sa mga gamit na kontaminado ng virus ng sipon o bakterya na sanhi ng pag-ubo. Pangalawa, tuberculosis o TB na isasalin sa pamamagitan ng paglanghap ng droplets mula sa isang taong may TB kung siya ay nagsasalita, umubo o bumabahing. Pangatlo, trangkaso o influenza. Nasasagap ang virus na ito mula sa droplets na nilalabas ng bibig o ilong ng isang taong may trangkaso. Pang-apat, tigdas hangin. Naipapasa ito sa hangin at karaniwang kumakalat ito sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing ng taong may impeksyon. Pang-lima, chickenpox. Maaaring maihawa sa pamamagitan ng tilamsik ng laway o sa hangin na nakontaminado ng virus. Mga halimbawa ng vector-borne. Una, malaria. Ang sakit na ito ay dulot ng impeksyon ng ilang uri ng parasitikong plasmodium. Ang mga parasitikong ito ay kadalasang naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Pangalawa, dengue fever. Ito ay impeksyon dahil sa kagat ng lamok na may dalang dengue virus. Pangatlo, rabies. Ito ay sakit na dulot ng virus na kumakalat sa pamamagitan ng laway ng hayop na may impeksyon ng rabies at naipapasa ito kapag nakagat nito ang isang tao o ibang hayop. Pang-apat, leptospirosis. Ito ay bakterya na pumapasok sa balat o sugat mula sa tubig baha o basang lupa o halaman kung saan may ihi ng daga. Tukuyin ang sumusunod na nakahawang sakit. Isulat ang tipi
kung ito ay tuwirang naipapasa, at DTP kung ito ay dituwirang naipapasa. Sabihin ang inyong sagot pagkatapos ng tunog na ito. Una, tuberculosis. Pangalawa, pediculosis. Pangatlo, leptospirosis. Pang-apat, ubo. Panglima, alipunga. Panganim, sipon. Pangpito, dengue fever. Pangwalo, chicken pox. Pangsiyam, tigdas. Pangsampo, conjunctivitis. Ilan ang inyong nakuhang tamang sagot? Kung 10, napakagaling. Kung 8 o 9, magaling. Kung 5 hanggang 7, mahusay. 4 pababa, pag-igihan pa sa susunod na gawain. Mga bata, sabayan ninyo akong basahin ang bawat pahayag na makikita sa screen ng inyong telebisyon. Unang pahayag, ano ang dahilan sa pagkahawa ng isang bata sa pagkakaroon ng maraming kuto? Pangalawang pahayag, paano na ipapasa o naisasalin ang sakit na ubo sa ibang tao? Pangatlong pahayag, paano na ipapasa ang nakahahawang sakit? Pang-apat na pahayag, ano ang dahilan ng paghahawa-hawa ng sakit sa balat? Panglimang pahayag, aling sakit ang hindi tuwirang na ihahawa ng tao sa ibang tao?
Magaling, mga bata! Ako ay labis na nasisiyahan sa inyong mga naging tugon at ipinamalas na kagalingan. Para sa aralin na ito sa pangkalusugan, gagamitin natin ang mga kalamang ating natutunan upang makaiwas tayo sa sakit. Mga bata, narito ang isang dialogo. Sabayan niyo ako sa pagbasa nito. Nanay, nilalagnat po ako at inuubo. Nako, magpahinga ka muna. Ikaw, Lito, huwag ka munang lalapit sa ate mo. Opo, nanay, pero bakit hindi po ako dapat lumapit kay ate? Lito, anak, may ubo ang ate mo. Maaari kang mahawa. Sagutin natin ang mga katanungan mula sa dialogo na ating binasa. Isulat sa malinis na papel ang inyong sagot. Unang pahayag. Ano ang payo ng nanay sa ate nang malaman niyang may lagnat at ubo ito? Ano ang inyong sagot? Inayuhan ni nanay si ate na magpahinga. Magkatulad ba tayo ng sagot? Ang galing naman! Pangalawang pahayag. Bakit pinigilan ng nanay si Lito na lumapit sa kanyang ate? Ano ang inyong sagot? Pinigilan ni nanay si Lito na lumapit sa ate niya upang hindi siya mahawa sa ubo at sipon nito. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Mahusay, mga bata! Pangatlong pahayag, paano nakahahawa ang sakit? Ano ang inyong sagot? Ang ubo at sipon ay maaaring makahawa sa pamamagitan ng likido na galing sa ubo gaya ng laway. Maaari rin sa hangin na kontaminado galing sa taong umuubo. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling, mga bata! Isang aralin na naman ang natapos. Nadagdagan na naman ang inyong kaalaman. Alalahanin din natin, mga bata, na ang kalusugan ay mahalaga at ito ay nakasalalay sa ating mga kamay. Natutunan din natin na ang pagkalat ng impeksyon ay maaaring tuwiran o direct, o di tuwiran o indirect. Maaaring maipasa ang nakahawang sakit sa pamamagitan ng likido at personal na gamit. Kung nais ninyong panoorin muli ang video na ito, maaaring bisitahin ang aming YouTube channel. I-search ang Aral TV Deped Leyte, mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang bell button para lagi kayong updated. Muli, ako si Teacher Jean, nagpapaalala, kalusugan, pakaingatan, upang ang sakit maiwasan. Paalam!